Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Ito po si Katunying Anthony Taberna, nag-uulat ng live mula dito sa... Saan ba tayo dyan? Mandaluyong. Nandito po tayo sa Mandaluyong loob. Hindi, labas ba to? Nata-traffic kasi kami ni Bailon ngayon. Ito, tinan nyo yung EDSA. Oh. Sa bagay, may oras pa bang hindi matraffic si EDSA dyan? Oo, alam mo naman to. Sabi nga, titingnan mo lagi ang positibo sa bawat hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Ano pa positibo dito dyan? Ito na lang ang hindi matraffic dito. Yung busway eh. Yung EDSA busway, saka ang kagandaan dito, walang lamok. Pa paano na magkakalamok may bygone. Uy, nakatingin sa akin si Marian Rivera. Hi Marian. Talaga naman si Marian. Talaga sa akin talaga hanggang papalayo ako sa akin ka nakatingin. Pambihirang pati sa. Pinanood ko yung kan eh, ano tawag doon, yung rewind. Eh, napakaganda ng rewind. Tutuwa ka. Tapos eh no, luwag ng eh paano ka naman hindi matatakam? Ayan eh nata-traffic ka dito tapos pagpunta mo naman dito sa may EDSA busway eh siyempre busway mga bus lang ang dapat dumaan diyan. Ayo. Maiinggit ka. Oh. Kagalingan na. Actually, maganda rin naman talaga yung EDSA busway. Oh. Maganda tong naisip na EDSA busway na to eh. Anyway, medyo lumulawag-wag na. Balik na tayo sa huntahan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang mabagal. Ang pinaka-boring na palatuntunan sa balat ng social media. Si Katunying ko ay sumusulpot-sulpot na lang ngayon dahil hindi na ako nakakaupo sa harap ng laptop ko eh. Dahil sa lagi akong kami ni John John, mas madalas nasa kalsada o kaya naman, eh, meron kayo kaming napakarami naming ginagawa. Di ba le? Ang importante, pogi pa rin tayo. Ayun, ganun sana. Anyway, ang isang malaking, napakalaking balita po ngayon, eh hindi lang natin malaman kung totoo, alam niyo naman. Minsan eh, good time lang, minsan eh, totoo. Pero ito po, galing sa bibig ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na tatakbo daw po sa pagkapangulo. It's confirmed, sabi niya, confirmed. Natatakbo daw po sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagkapangulo, pagkasenador, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 elections at ang kanyang mga kapatid na lalaki na sina Congressman Pulong Duterte at Mayor Baste Duterte. At siya daw po ay babalik na sa pagka alkalde ng Davao. At tama ba intindi ko? Tapos si Baste tatakbo naman daw presidente sa 2028. Katinde, no? Eh, ganun lang talaga. Ulitin natin, ha? Josa Marie Taladro Prodigalidad. Magandang gabi po, hapon po sa inyo. Katrina Groyon, magandang hapon po. Yogab Obeit, magandang hapon po. Nenita De Leon, Chinky Perez, ayan, Mac Cabral Bicos, thank you po sa inyo at magandang araw din po sa ang dami naman nanonood sa atin. Oy, magsitulog nga kayo. Ang dami-dami nyo nanonood.
dapat konti lang nanonood sa atin ngayon. Oo. Napakayabang. Magandang araw sa mga nasa 5,400 na nanonood sa atin sa oras na ito. Ayan. Okay, ulitin ko lang, sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro, sinabi po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo daw po sa pagkasenador sa 2025 midterm elections ang kanyang ama, si PRRD, at ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Matindi, no? Hindi, paglaruan muna natin to, ha? Kunwari lang, mananalo yung tatlong Duterte. Ha? Kunwari, mananalo yung tatlong Duterte. Pagkatapos, mananalo si Camille Villar. Hindi, makakasama niya doon si Senator Mark Villar. O, di, dalawang pamilya, 3+2. Tapos, magkapatid na, kung mananalo si Pia Cayetano, magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. So, pangatlong pamilya na yun. Pang-apat na pamilya, Jinggoy Estrada at JB Ejercito. So, panlimang kabit-kabit na yun, ano? At, eto matindi. Pagka po nagkatuluyan, tatakbo po si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo. Pag nanalo din yun, Tulfo yun eh. Tapos, andyan pa si Senator Rafi Tulfo, anak ng Bakan Dalaga, nagkaloko-loko na. Ano na nangyari? Mira. Diyan na lang ang tubig dyan. Iinom muna akong tubig. Iinom lang muna akong tubig, mga kababayan. Ano ba nangyari? Ayan. So, Cayetano, Villar, Ejercito Estrada, tapos Tulfo, tapos tatlong Duterte, no? Katindi. Nanong malyari, habi. Oo. Pero, ako alam ko na may political following po, malaki pa po ang political following ng mga Duterte po, especially sa Mindanao. Ako, naniniwala po ako doon, mga kababayan. And, mainam na rin ako. Iniisip ko kasi ngayon eh, kung nagpapapaniwala po kayo sa survey, kung titingnan po natin, malakas pa talaga ang mga Duterte sa Mindanao. Pero pag binasa niyo po ang mga numero sa Luzon especially at Metro Manila, may following pero hindi kasi lakas katulad dati, no? But of course, maaaring magbago 'yan eh pagka may mga deklarasyon na. Katulad 'yan, nagdeklara po si VP Sara para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ay, hindi pa pwedeng tumakbo si Kwan eh. Si Kitty eh, no? Kung nagkataon pa, sila lahat na, no? Ano ba nangyari sa bayan natin, ano, mga kababayan? Sa bagay, ano pa ba? Ano ba katakataka pag tiningnan niyo po ang politika dito sa atin sa bansang ito? Ang mayor, yung lalaki, vice mayor, babae, o kaya yung anak. Konsehal, anak, asawa, wala eh. Yan na yata ang sitwasyon ng politika dito sa atin.
sabi nga nila, sabi nila, ano ba masama sa political dynasty? Oh, gagawin nyo. Ano ba masama? Kung nagpe-perform naman ang dynasty, ano masama? Ibinoboto ng tao, sila naman ang nagdedesisyon. Kaya ako, total naman sinabi ni VP Sara, hindi lang natin alam kung magkakatuluyan, ano? Mainam na nga rin siguro, magsitakbo na silang lahat. Magsitakbo na silang lahat at nang sa gayon ay magkaalaman na rin ng magiging pasya ng ating mga kababayan. Pero ano kaya magiging itsura ng ating Senado, no? Kung sakasakaling magkatuluyan yung mga binanggit ko sa inyo kanina. Ay nako, mga kababayan. Tumakbo na kayong lahat. Please run. Run, nary run. Lito Evangelista, kabayan, mga natutulog yun sa kapangyarihan. Okay lang na lumaban para magising sila sa katotohanan na isinusuka sila ng taong bayan. Ayan. Lilibet Sol Mashimo, hay, buhay talaga. June A. Medrano, ibalik ang two-party system para magkaroon ng pag-asa yung mga magagaling na bata upang maging pinuno balang araw. Demac Vlog, gandang hapon po. Josefina Barbolina, okay lang. Matino naman na politik or politika. January Galinato, kapal ng mukha ng mga Duterte na yan. Mike Lichedo, Padilla din po. Wala lang, taktika lang yan ni Sara. Antayin nyo ang susunod na kabanata. Baka magugulat kayong mga anti-Duterte yung BM nyo na president. Baka di matapos termino niya. Ano daw? Roel YB, watching from France. Tingnan na lang ang resulta kung ano talaga mangyayari sa ating bansa. Basta ang inaantay ko na lang ang tumakbo na si Katunying. Nako, madali ho akong mapagod. Maglalakad na lang ako. Mark Cabral, because God bless the Philippines. Gail Senday, January Galinato, mas makapal mukha mo. Jojo Basti, mga hayok sa kapangyarihan. Ray Octava Funasier, Trillanes at Dilima, ibinoto ko para magrambulan sila. Carlos Capili Miranda Jr., tumakbo na silang lahat, basta kami, sasakay muna. Eman Basaya, we don't need another them, please. Reynaldo Rada, sige, takbo na kayo. Watching from Japan, Miyu. Melingi Escalona, vote sa mga attorney for Senate. Obetski Liagas, bahala na gang. Happy watching sa mga taga Sabarte, Marlinda, Canada. Mark Danod, din na yan mananalo, pero mas maganda, tumakbo sila lahat para sila mismo makatikim. Sai Oligario Norilla, malinaw pa sa sikat ng araw kung ano ang totoong motibo ng mga Duterte sa maisog rally na yan. Ayan, lumitaw na. Lilibet, parang circus nangyayari. Ayan. Sana bumalik na yung mga dating mga senador na mga matatalino. Masyado nung masakit ka ng magsalita. Parang mo naman sinabi, hindi matatalino. Anyway, yun lang. Nakichismis lang kayo sa akin. Ngayon po ang malaking balita ngayon. Lumabas na po sa mga pangunahing balita ngayon yan sa mga telebisyon, radyo at mga news website. Doon po sa kabubukas lang po ng kanilang mga YouTube at wala pala tayo sa YouTube. Sa Facebook, ang nagsabi pong tatakbo sa pagkasenador, ang kanyang ama at mga kapatid ay ito pong si VP Sara Duterte. Yeah? Bahala na kayo sa buhay niyo. Ano kaya nangyayari sa bayan natin? Alam niyo, ang ating bansa ay napakaswerte, ano?
maswerte tayo dahil meron po tayong malawak na malaking populasyon ng mga kabataan na magiging kinabukasan po ng ating bayan. Napakapalad po natin dahil biniyayaan po tayo ng Panginoon ng tinatawag po na natural resources. Natural resources na talaga po namang kaiinggitan ng ibang mga bansa. Biniyayaan din po tayo ng magandang kultura. Ano po? Ang kasama po sa magandang kultura na naibiyaya po sa atin, generally speaking naman, ano, ay ang pagiging malapit sa ating pamilya. Meron po tayong tinatawag na close family ties. Meron po tayong paggalang sa mga matatanda. Yan po eh. Maganda po mga katangian ng Pilipino yan. Marunong po tayong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi naman ang utang na loob na sukdo lang sa pagtanaw mo ng utang na loob eh. Gagawin mo na ang mali. Hindi po tama naman yun. Ano? Sa madaling salita, pag tiningnan mo ang kagandahan ng Pilipino at ng Pilipinas, marami kang masasabi. Alam nyo kung ano lang ang medyo malas po sa atin, mga kababayan? Malas po tayo sa mga politiko. Malas po tayo sa mga politiko. Ang daming hindi ba, meron daw, hindi ba may joke nung dati, may joke dati, sabi daw po ng mga Japanese, dun sa isang prayer nila, kami po ay naiinggit sa mga Pilipino dahil napakayaman nila sa natural resources. Ang sabi daw po sa, ang sabi naman daw po ng, dahil nga kwento lang, ang sabi naman daw ni Bathala doon sa mga Japanese, huwag kayong mainggit sa mga Pilipino, binigyan ko naman sila ng mga salbahing politiko. Marami nga silang natural resources, marami naman silang salbahing politiko, kaya huwag kayong mainggit sa kanila, sabi po nila. Ay nako. Anyway, Kuya Alvin Tuason Cruz, maraming salamat po sa inyo at sa mga nanonood po sa atin. Thank you so much. Bante. Oh, eto na, ulitin ko to, malimit yung marinig sa akin to. Hindi po sulit. Ulitin ko ha, hindi po sulit na tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay makipagpatayan para po sa mga politiko. Uulitin ko for emphasis. Hindi po sulit na tayo ay makipagpatayan para sa mga politiko. Dahil marami pong politiko na hindi po handang makipagpatayan para sa atin. Opo. Galit-galit sila ngayon. Galit-galit din. Siyempre, kung sino yung sinusuportahan nila natin, galit din tayo sa kung kanino sila galit. Diba? Oo. Pero darating yung araw, bati-bati na sila. Tayo na lang ang matitirang galit-galit. O, so, huwag po nating ibuhos, itodo. Huwag natin masyado itodo ang pakikipagbangasan ng muka, pakikipag-away, pakikipag-tuligsaan sa social media. Nakikipagmurahan ka sa social media para ipagtanggol ang iyong hinahangaang politiko. Wag po. Hindi po sulit. Hindi po sulit, mga kababayan. Wag nating itayaan lahat-lahat para sa mga politiko. Ayoko naman sabihing magalit kayo sa mga politiko. Wag po. Hindi naman ganon. Ang sinasabi ko lang, wag ka masyadong diehard, pare ko. Wag ka masyadong diehard. Pwede kang matuwa, humanga sa isang politiko kung maganda ginagawa niya. Pero kapag ang isang politiko o isang tao, isang kandidato o isang opisyal ng gobyerno, hindi na tama ang ginagawa, wag mo siya ipaglaban. No, wag mo siya ipaglaban. Okay? Mga kababayan, basta tayo, mabuhay tayo ng, magsikap tayong mabuhay ng may dangal, may sipag, may tiyaga, may pagmamahal sa pamilya, may pagmamahal sa komunidad, may pagmamahal sa bayan. Okay na yon. Okay na yon. Pagkailangan magbayad ng buwis, magbayad ka ng buwis. Sumunod ka sa batas sa trapiko, sumunod ka sa
batas sa pagtatapon ng basura, yung mga basic gawin natin. Okay na yon, nakatulong ka na sa bansa mo doon, pero huwag mo itataya lahat-lahat. Ito mula sa akin to, ha? Hindi naman, mas matanda naman siguro sa marami sa inyo, pero huwag po natin itataya lahat-lahat para sa mga politiko. Baka galit sila ngayon, galit tayo, bukas masaya na sila, galit pa rin tayo. Tayo kawawa. Okay, mga kababayan, ingat po. Bye! Good luck sa mga tatakbo! Bye! Happy weekend! Woohoo!